Hi guys, welcome sa channel ko. Ito ulit ako, si Joyce Reyes. Ngayon, papunta tayo sa ating trabaho. Nandito ako ngayon sa tulay ng kids kaya. Guys, mayroon akong i-share sa inyo. Naging experience ko at saka ulit-ulit na experience to. Hindi lang sa business. Kahapon guys, muntik na akong mali. Kasi, yung binarang ako ng para. Parang ang tawag namin. Ngayon guys, dito kasi sa bansang to, kapag foreigner ka, normal lang sa kanila, stricto sila sa dokumento talaga. Chine-check talaga nila yung mga dokumento, kahit local or foreigner, lalo na foreigner. Sa ating mga foreigner, ang chine-check nila, visa and registration, kumpleto. Kung working ka, dapat may FMS ka sa embarkation kung working. Pero pag commercial, ano ang chine-check sa'yo? Registration, saka embarkation, visa, ganyan. Pag foreigner naman, ang chine-check nila, registration, saka may dalawa kasi silang passport. Mayroong local, mayroong international. So yun ang chine-check nila, yung local na passport nila. So ngayon guys, hindi, natapatan ko yung mukhang pera. Dinala nila ako dahil daw yung registration ko ang mali. Sabi, bakit daw dito ako sa Moscow, nasa ibang city yung company ko. Sabi ko, massage kasi ako. May company din kasi dito ngayon, hindi sila maniwala. Ganun sila dito guys, yung iba na parak, na mimera, naghanap talaga sila ng butas para pirahan. Kaso sabi niya sa akin, deport daw or penalty. Ngayon sabi ko, okay, penalty na lang. Ay, deport. Ngayon, sumunod na ako sa kanila. Pinipilit talaga ako magbigay ng pera. Sabi ko, bakit ako magbabayad? May visa nga ako eh. So, ngayon, yun ang sinishare ko sa inyo na kapag pumunta kayo sa bansang to, huwag kayong magugulat. Kasi nung first time ko dito, sadyang natataranta ako. Saka isipin nyo, first time kong dinala sa presinto at nag-mugshot pa. Sa tanang buhay ko, never pa ako nakapasok dyan sa ganyang kulungan. Hindi naman kami nakulong, pero pag sinasabi mo kasing presinto, parang napaka sensitive ako dun kasi hindi pa nga ako nakapasok sa ganyang mga lugar eh. Kaya walang nagsasabi sa akin nung nagpunta ako dito na ganyan pala. Sobra silang stricto sa dokumento. Nag-check talaga sila. Kahit sa street, kahit saan ka, sa mga metro. Kailangan, kumplito ka talaga ng dokumento. So, yun lang guys, ang i-share ko sa inyo. Kaya, yun ang naging experience ko kahapon. Kaya muntik na akong nalate. So ngayon, ito naman yung maswerte at kut. May ama kong very supportive. At tinanong ko agad kung saan presinto. Pero binitawan din naman nila ako. After siguro mga 20 minutes, nakasama ako. Sabi sa akin, okay, you can go. Kasi nga, nakikita nila sa akin, hindi talaga ako nagbibigay ng pera. Naglakad kami, naglakad doon sa likod ng building, malapit sa bahay namin. Kaya okay, sabi ko, deport me. Gusto ko na rin umuwi. Kaya ito may papayo ko sa inyo guys, kung may dokumento kayo, huwag kayong magbibigay ng pera. Kasi baka bidyuhan ka nila mas lalong haba, baka sabihin mayroon kayong nagawang kasalanan, binabayaran niyo yung batas nila dito. Kailangan siyempre isang abala talaga, kaya pag kami nakakita kami ng mga ganyan, umiiwas na kami sa kanila. Kaya guys, dito ulit ako. Magpapaalam at malapit na ako sa aking trabaho.
Kaya please subscribe my channel para sa mga iba pang information na i-share ko sa inyo. Anyway guys, huwag kayong matakot ha. Dito sa wala lang dokumento 'yon. Pero yung iba nakakalusot pa rin naman basta magaling ka lang parang gaga. At saka malaki naman ang kita natin dito kahit pa paano sa ibang lugar, at saka ikumpara naman sa Hong Kong or sa Arab country, dito nasa yung mga kamay, nakadepende sa yung mga kamay ang kitaan dito. Kapag masipag ka, marami kang idea, part-time dito, kikita ka talaga ng maganda. Pero kung namimili ka, tamad-tamad ka, wala kang kita, saka hindi mo gagalingan sa trabaho mo, hindi ka talaga magugustuhan ng mga amo, hindi ka i-recommend dito, pagalingay, saka pasipagay. Ayun lang yung mga i-share ko sa inyo sa ngayon. Kaya please subscribe my channel. Ako ulit si Joyce Reyes. Bye!